Patuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa grupong Abu Sayyaf matapos matagpuan kahapon ang ulo na hinihinalang sa bihag ng Abu Sayyaf na si Robert Hall. Matatandaang napasok kahapon. Ang deadline ay tinakda ng teroristang grupo ng pagbibigay ng ransom. Ang detalye sa ulat ni Eunice Samonte. Kinumpirma na nga ng Armed Forces of the Philippines ang malagim na sinapit ng Canadian National sa kamay ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Pasado alas 8 kagabi nang matagpuan ng sibilyan sa tabi ng Holo Cathedral ang isang ulo na hinihinalang kay Robert Hall. Ito ay nakasirid sa plastic na stripes na inilaglag ng mga nakamotor at una pang ang inakalang bomba ng mga taga-roon. Agad naman ito ang dinala ng Sulu PNP sa Kuta General Teodolfo Bautista. Sa ngayon, hindi pa rin tuluyang makumpirma ng AFP ang nakuhang ulo hanggat hindi pa lumalabas ang DNA results at hanggat hindi pa nare-recover ang katawan nito. Kanina nakapanayam nga natin si Major Filimontan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command. At ayon sa kanya, magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon ng militar laban sa rebeldeng grupo na ito. Sa ilalim pa raw ang nakuhang ulo sa mga forensic tests ng PNP. Ipinabot niya rin ang pakikiramay na buong Armed Forces of the Philippines sa pamilya ng nasawing Canadian Nationals at sa mga sundalong nasawi rin sa operasyon. Ayon kay Tan, may mga factors na nakakaapekto sa operasyon ng militar kagaya na lamang ng vegetation, shoreline at mga kamag-anak ng Abu Sayyaf na nagsisilbing lookout. Tinawag nga nilang inhuman at evil ang di makataong ginagawa ng mga terorista lalo pat hindi raw nito nirespeto ang sagradong pagninilay-nilay ngayong Ramadan. We are hoping na makuha po natin yung kidnappings, ano? That is our intention. Yun lang, siyempre, meron din po tayong mga ibang considerations, ano? The safety of the kidnappings and also our soldiers. So we are addressing this operations slowly, ano, maayos, Ayon naman kay Brigadier General Restituto Padilla, bukod sa Pilipinas si Marites Flor at Norwegian na si Catchertan Sekingstad, tinitiyak din nila na maililigtas ang iba pang natitirang bihag. May pito pa po tayong natitirang bihag. Dalawa po dyan ay foreign national. Ang dalawa po na yan ay yung naunang nakuha na nakidnap noong araw na nagangalang Ewald Horn. Yan po yung birdwatcher na nanatiling sa kamay ng mga bandidong ito. At yung isa ay yung natitirang foreign national na kinuha at dinukot ng sa Samal Island. Kasama rin dyan ang lima pang locals or Pilipino. Nagluluksa naman ngayon ang Canada sa sinapit ng ikalawang Canadian hostage kasabay ng pagkondena sa karumal-dumal na krimen. Iniutos ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang paglalagay ng half-mast ng bandila ng Canada. Tiniyak ni Prime Minister na tutugisin ang mga responsable sa pagkamatay ni Hall at ng isa pang Canadian na si John Ridsell, kahit gaano pa nga katagal bago makita ang hustisya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang operasyon laban sa bandidong grupo ng Abu Sayyaf upang siguraduhin sila ay mananagot sa batas. At yan muna ang pinakahuling ulat. Mananatili pa rin tayo nakaantabay sa mga pinakabagong detalye mula sa Armed Forces of the Philippines. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte.